Sunny po. At bago po ang lahat, gusto ko po pasalamatan ang lahat ko na subscribers. Ang 1,000 subscribers ko na nanonood sa mga videos ko. Maraming salamat po. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang nutritional fish pathology. So ano nga ba ibig sabihin ng pathology? Ang pathology ay isang pag-aaral na nakakaugnay sa iba't ibang mga sakit ng mga isda. Merong dalawang rason bakit yung ating mga guppy, yung kanilang spine ay baliko, or yung why guppy spines are bent. Okay, so itong una na rason, too much of inbreeding. So dahil sa inbreeding, nagkakaroon ng genetic problems. So ito siya ay sanhi ng genetics. Ang pangalawa, lack of vitamins. Okay, so kulang sa vitamina yung ating mga alaga. So ito tinatawag na disorders in vitamin nutrition. Sa experience ko, mayroon akong mga guppy, yung nga baliko yung kanilang mga spine. So ang ginawa ko, in-outcross ko sila, no? Hoping na magkaroon ng magandang spine ang result ng crossbreeding ko. So inantay ko ng matagal, and later nanganak, at yun nga nanganak, and then tiningnan ko ang mga anak nila, no, ng crossbreeding ko, ganun pa rin, baliko pa rin yung spine. O hindi naman sila lahat baliko ang spine, kundi mayroong ibang mga anak niya na baliko pa rin yung spine. So nagtataka ako bakit ganun, okay? Kasi nga lagi natin na papanood na kapag baliko ang spine, kailangan mag-introduce tayo ng panibagong strain, okay? Para i-outcross natin, para ma-resolve yung pagbaliko ng spine, okay? So sa experience ko na yon, doon ako nagtaka bakit ganun pa rin, may baliko pa rin. So ginawa ko, nag-research and ito na nga sinishare ko sa inyo ang aking natutunan, at gusto ko rin ito i-share sa inyo. Deficiency signs. So ito yung anong mga sign na malaman natin na ating mga alagang mga guppy kulang sa nutrition o sa vitamins. So itong unang example ko sa inyo, itong yung vitamin B2. So itong vitamin B2, ito yung tinatawag na rifublabin. Okay? So ito siya, ang rifublabin ay sensitive to light. Okay? So sa past ko na video, nga sinasabi ko na ang vitamins ay sensitive sa light. Okay? So kailangan sealed talaga ang lagayan ng ating mga fish food. No? Kung mayroong vitamin content ng ating mga fish food. Okay? So kung kulang ang ng vitamin B2 yung ating mga alaga, ito yung sign na makita natin. Poor growth. So mahina ang paglaki. Okay? Mabagal or mahina. Spinal deformities. Oh, ito na. Baliko yung kanilang spine. Okay. So mayroon dalawang klaseng baliko ng spine. Mayroong scoliosis. Okay? Yung scoliosis, letter S 'yan. Okay? Pag tiningnan mo sa taas, parang letter S, scoliosis 'yan. Yung lordosis naman ay paganyan sa side. Kung tingnan mo siya sa side, gumaganyan ang kanyang katawan, or paganyan sa taas. Okay? So, yan. And increase mortality rate. So, kapag kulang sila sa vitamin B2 na rifublabin, mas maraming namamatay. Okay? Or mas maraming nakakasakit.
and fin hemorrhage. Okay, so minsan nagtataka tayo no, na kaganda naman ng ating water parameters, okay, ganda ng tubig, pero minsan yung kanilang fins ay parang nalalagas, okay? Nagtataka tayo. So kasi pala dahil yun sa lack of vitamin B2 na riflublabin. And ito pang isa, ang short body. So minsan no, makita natin maliliit yung kanilang katawan. So mayroon kasi akong Guppy, yung ano ko, albino blue tupas. So bago lang to sa akin yung albino blue tupas, inalagaan ko and nanganak. Nung nanganak, may napansin ako sa mga anak niya na maliit lang siya, no? Maliit siya, hindi siya lumaki, no? Maliit siya. And nagtataka ako bakit ganun. So yun nga, dahil sa research ko, tiningnan ko, kasi pala doon sa tinatawag na vitamin deficiency. Kulang pala yun sa vitamin B2 na riflublabin. Actually, later, i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga vitamins na kailangan ng ating mga isda. Okay? So, ito kasi ang ini-explain ko dito, tungkol lamang sa disorders in vitamins nutrition. So, kapag kulang ng vitamina ang ating mga alagang mga isda, magkakaroon tayo ng problema. So, itong sunod is, what are the common diseases ng ating mga isda, ng mga Guppy? Una, ang bent spine. Okay, number one talaga yan, bent spine. Hindi talaga mawala yan, oh. So, ang bent spine, yun nga sinabi ko kanina, mayroong scoliosis at saka mayroong lordosis. So, ito ang signs, no, deficiency. Kung ano ang kulang sa kanila. Ito, tryptophan, okay, magnesium, phosphorus, vitamin C, essential fatty acids. So, kapag bent ang spine, ibig sabihin kulang yan sila ng tryptophan, magnesium, phosphorus, vitamin C, essential fatty acid. So, dapat maingat tayo sa pag-alaga ng ating mga Guppy, sa pagpakain ng ating mga Guppy, no? Tingnan talaga natin kung anong meron ang ating pinapakain sa kanila. Kasi, yun nga, mayroong, for example, mayroong mga vitamins ang mga fish food na pinapakain natin sa kanila. Pero ito na-expose sa sun, ano na lang makukuha nila? Simple yung makukuha nila doon ay carbohydrate, fats, saka mga minerals na lang. So, kasi nasisira yung vitamin content kapag ito na-expose sa sun. Especially itong vitamin B2 na riflublabin, napaka-sensitive po ito sa sun. Okay? Or sa light. Second common na diseases, itong fin rot. So, na-experience talaga natin to yung fin rot, no? Sa mga beginners, saka sa mga experienced hobbyists, na-experience talaga natin yung fin rot. So, anong deficiency ng fin rot? So, ito tinatawag na vitamin C, riflublabin, zinc, and niacin. So, kapag may fin rot, no, or nalalagas yung kanilang mga fins, ibig sabihin, kulang sila sa vitamin C, riflublabin, zinc, and niacin. So, itong mga disorders na ito, pwede natin to makorek, okay? Sa pamagitan, sa pagbigay ng magandang klaseng pagkain sa ating mga alagang mga isda. Ang sunod na most common, itong white spot. So, itong white spot, minsan ang ganda ng tubig natin, malinis. Minsan, bigla lang magkaroon ng white spot. Hindi natin alam. Okay? So, ito pala, ibig sabihin, yung isda natin ay kulang sa vitamin A and vitamin B2 na riflublabin.
bakit nagkakaroon ng white spot ang mga alaga natin na isda? Kasi nasi-stress sila. Pag na-stress sila, mag-lower kanilang resistance and atakihin sila ng white spot. And lastly, ang number 4 na common diseases, itong cloudy eye. Okay? So cloudy eye is deficiency of vitamin A, riflublavin, manganese, zinc, and magnesium. So yan po ang sanhi ng cloudy eye. Minsan napapansin natin yung alaga natin, bigla lang magka cloudy eye, bigla lang maglubo yung mata at magputi. Kasi pala dahil yon sa kulang sila sa vitamin A, vitamin B to na riflublavin, manganese, zinc, and magnesium. Itong mga sakit na ito ay tinatawag na nutritional disorder. Okay? So, dahil nagkakasakit sila kasi kulang sila sa nutrition. Okay? Ang kinakain nila kulang sa nutrition. Ganon din sa atin sa mga tao, di ba? Kapag kulang tayo sa nutrition, anong mangyari sa atin? Siyempre magkasakit ka agad tayo. Kakapit ka agad yung virus sa atin. Okay? Magkasakit tayo, maglagnat, kasi kulang tayo sa nutrition. Okay? So, ganun din sa mga isda. So, kung mayroon kayong mga question or suggestion, no, i-comment nyo lang sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click nyo ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.